Magandang araw mga kapatid sa Couples for Christ. Welcome po dito sa isang formation series entitled Evangelization Training. So this training is conducted annually towards the end of every year for all new members of Couples for Christ bilang bahagi ng kanilang first year formation program. Ibig sabihin, those who join CFC within the year. So meron po itong twofold goals. Unang-una, upang turuan ang mga miyembro kung ano yung kahalagahan ng pagpapahayag ng mabuting balita, evangelization, sa buhay ng isang Kristiyano. At pangalawa, upang ihanda sila sa isang recruitment work ng mga mag-asawahan sa darating na mga Christian life program sa community. So the training is divided into two talks. Talk number one is all about the Great Commission, and talk number two is Evangelization in Couples for Christ. Ako po si Brother Kit Makapagal, ang misis ko ay si Cora. May tatlo po kaming anak at meron po akong tatlong apo. So sumapi po kami sa Couples for Christ noong taong 1997. So nasa 25 years na po ako sa pamayanan ng Couples for Christ. So once again, good evening brothers and sisters. Ako po ay nagpupugay sa inyo at naghahatid ng magandang araw na may kalakip na dalangin na sana lahat tayo ay nasa ligtas na kalagayan kaakibat ng malugod na pagpapahalaga ng poong may kapal. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang isang napakahalagang utos ng ating Panginoong Hesukristo, ang Great Commission o yung dakilang tagubilin. So, commission. Mga kasing kahulugan ng salitang commission ay sa Tagalog, commission, nobramiento, o pagganap, magbigay karapatan, pag-aatang, at pag-aatas. Yung American philosopher and writer on Christian spiritual formation na si Dallas Willard said it explicit when he say, "The Great Commission is still the mission statement of the church." Marami po sa inyo hindi na naalala si Hiroo Onoda. Siya yung the last Japanese struggler. Siyempre, nung masukol na ang mga Hapon ng combined American and Filipino forces, maraming napatay na mga Hapon at the rest are said to be nag-retreat at nagtago. So that was August 1945 at the end of World War II. So from 1945 to 1974, for 29 years, nagtago si Lieutenant Onoda sa mga kagubatan ng Mindoro at siya natagpuan sa Lubang Island. Payat at nagtangkapang lumaban, i-put up a struggle sa pag-aakalang na hindi pa tapos yung digmaan. Sabi nila, "Excuse me, Lieutenant, the war is over." So, he turned over his sword, a functioning Arisaka-type rifle, and 500 rounds of ammunition and several hand grenades, as well as the dagger his mother had given him in 1944 to kill himself with if he was captured. So, pinawalang sala siya sa kanyang krimen kasi nga akala niya ay giyera pa. He was given military honor pag-uwi niya sa Japan. So, naging sikat siya. Nagsulat ng libro at yung Japanese government inoffer po siya ng a very large amount of money, which he refused. So, when money was said to be pressed on him by well-wishers, talagang pinipilit sa kanya, he donated it to Yasukuni Shrine, isang shrine na dedicated sa mga namatay na mga sundalong Hapones. Then after that, he lived for another 40 years. In other words, kailan lang siya namatay? Brothers and sisters, it's the same reality for us in Couples for Christ. For us, the war is not yet over. Hindi pa tapos yung labanan. Dapat, we are said to be battle ready. Tayo ay tinawag sa isang labanang spiritual. And as Christians, and by virtue of us being saved by the blood of the Lamb, we are being placed at the forefront of evangelization. So kung hindi pa tapos yung laban natin, we should put on the full battle gear o yung tinatawag nilang full armor of God. Because when you join Couples for Christ, you join an evangelistic movement. We will continue to reach out to more and more couples. In Couples for Christ, you will find not just a nice, comfortable, leisurely kind of Christian life, but
It is said to be an action-oriented one. It is the outward rather than the inward looking. In other words, nakafocus tayo sa labas. Nakafocus tayo sa paglilingkod. Inilagak mo ang iyong sarili sa isang labanan. When you join Couples for Christ, you become an enlisted personnel of God's army, fighting to bring people to Christ, to extend God's kingdom. So in other words, this is war. And sabi nga, it is a sin of omission when you are serving Satan's purpose. Because a ship in an harbor is safe, but that's not why ships were built. Ang isang barko na nasa kanyang daungan, nasa kanyang garahe, ay napaka-safe. Pero hindi po yun yung purpose ng barko. So kagaya nating mga Kristiyano, hindi tayo dapat manatili sa ating comfort zone dahil mayroong gawain na iniatang sa atin ng Panginoon. Yun nga po yung The Great Commission. So speaking of barko o bangka, mayroon naman tayong kapitan o piloto na makakatulong sa gawain ito. Kaya huwag tayong mangamba o huwag tayong matakot. Kapag malinaw sa iyo kung sino ang kapitan ng barko ng buhay mo, hindi ka matatakot na suungin ang bagyo. In other words, bawal ang maligamgam. In serving God, it's all or nothing. Either you are all out for the Lord or you don't serve Him at all. Brothers and sisters, make your choice. Bawal yung lukewarm. Yung nag-aapoy ka pero nagyayelo ka naman at the same time. Nag-aapoy ka pag nasa loob ka ng community at nagsiserve, pero nagyayelo ka pag wala ka sa gawain at tuloy lang yung paggawa ng mga pagkakasala. In other words, maligamgam. Ano ang sabi ng Diyos sa Revelation? I will spew you out of my mouth. Isusuka kita. So, what is evangelization? Ano yung pagpapahayag ng mabuting balita? Ito yung pag-abot, pakikipag-ugnayan sa bawat puso, isipan, at kaluluwa ng bawat tao. It is the reaching out to others, the heart, the mind, and soul. Reaching out. Pagpapahayag ng mabuting balita upang akayin ng mga tao tungo sa isang personal at buhay na relasyon kay Jesus. Reaching out, brothers and sisters. Ibig sabihin, ang bawat puso at bawat tahanan ng pamilya, ang bawat paligid o distrito sa komunidad ay mga mission fields o mga lugar na maaring mga larangan ng misyon. Huwag kayong matakot. The good news is we are not fighting for victory. We are fighting from a position of victory. We have a God that always wins. Sabi nga, in Kapampangan, mapanyolo. We will be strong because God Himself ensure our strength. Joshua 1:9. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Yun yung kanyang sinabi. Yun yung kanyang pangako. So in other words, our hearts know no fear. For strong and faithful is our God. Be strong and courageous, brothers and sisters. So the Great Commission, Matthew 28:18-20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So, to summarize, the Great Commission is said to be go, baptize, and teach. Brothers and sisters, ito yung pinakahuling tagubilin ni Jesus bago siya umakyat sa langit. The Ascension. Iniyatang niya ang kanyang sinimulang gawain sa kanyang mga disipulo. Turning over the works to his disciples. And in the present times, it is being turned on to us. Natakot pa nga sila nung paalis na si Jesus during that Ascension. Kasi nandun na siya, malakas na sila, naniwala na sila na siya'y muling nabuhay
And they are so very comfortable with that. But after 40 days, the Lord is leaving them. Bakit sila iniiwan? Takot na takot sila. Sabi nga sa kapangpangan, kamama ko, mo kilalakwan. Pero ano yung sagot niya? Ko tatangis, mibali ko naman. We have to embrace Jesus' last words as our main calling. Bilang makabagong disipulo, ito rin yung ating marching order. In fact, it is intended for all Christians. Tayo sa Couples for Christ, gusto nating seryosohin ang panawagan at misyon para magpahayag ng mabuting balita. Hindi lamang ito para sa mga leader, ito ay para sa lahat ng miyembro. At dapat, it is our way of life. That's why the question is, gaano ka-relevance ang iyong trabaho? Ang iyong hanap buhay, pwede mong pakinabangan 10 years, 20 years from now, 30 years from now. After that, wala na dahil tatanda ka. Ano ba yung gawain na pwede mong pakinabangan na 50 years from now, 100 years from now, 1,000 years from now, or even 1 million years from now? This work of evangelization is said to be relevant after the end of time. This work, surely, brothers and sisters, is very relevant because it has eternal consequences and relevance. The greatest service is said to be evangelization. So, ibalita mo sa mundo kung sino si Jesus. Ipakita mo sa mundo kung ano yung ginawa niya sa iyong buhay. Kung ano yung binago niya sa iyo when you join the community of Couples for Christ. So, brothers and sisters, tuloy yung laban. Sabi nga, fight the good fight of faith. No guts, no glory. No pain, no gain. Di ba? No retreat, no surrender. Mga no ID, no entry. No face mask, no entry. And so on. Seriously, no crucifixions through our work. No resurrection. There is this what we call fearless evangelization. Parang tayong mga daga na lulusong sa lungga ng mga pusa. In other words, walang takot pumalaot. The following are not just slogan. They are said to be way of life. No, walang takot pumalaot, masigasig sa service, hindi pahuhuli sa paghuli, and many more. Do not fear. Have no fear. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba ay binanggit na 365 times in the Bible. So that will be enough for each day of the year. So sino dito yung electrician? Alam nyo yung kahalagaan ng sinasabi nating grounding. Ito ay isang proteksyon para sa voltage surge o sa kidlat. Ito yung pagtusok ng mahabang grounding rod na kadalasan ay gawa sa tanso o aluminum. Ang silbi nito ay to protect our home, our appliances, our equipment. Grounding. Tayo rin, brothers and sisters, to be protected ay dapat nakaground din sa pag-ibig ng Diyos. As we ground ourselves in the unshakable love of God, we will never be beaten because the Christ that dwells in our hearts is actually a victorious Lord. Ang pinakamalakas na sandata sa mundo ay isang human soul set on fire, sabi ng isang militar na si Ferdinand Porsche. Why? We are families in the Holy Spirit, that is to set the world on fire because our soul is on fire with the love of the Lord. Hindi lamang lakas ng loob ang nilalaban natin dito, kung hindi lakas ng nasa. Then going back to the Great Commission, it is said to be mandatory, proactive, and non-discriminatory. So one by one, we will take them. Mabilisan lang po. It is said to be mandatory because it is an order. It is a command. It is not a request. The Lord is very clear when He said, go! Brothers and sisters, you can retire from service, but not to the work of evangelization. So it is not about the service or skills, but it is about the mission, your heart. Sabi ko nga, go. Walang please lang. Kung may oras lang kayo, it's said to be go. The Great Commission will not be fulfilled with our spare time or spare money. Then it is said to be proactive. Go, make, baptize, teach are said to be all proactive verbs. Meaning we bring Jesus and the gospel
through the Christian Life Program to the people. Bawal yung lethargic. Bawal yung tutulog-tulog. Sabi nga, bawal yung patay-patay. Then finally, the Great Commission is said to be non-discriminatory. Of all nations, meaning walang pinipili, regardless of race, pwedeng kano, puti, itim, Pinoy, regardless of creed, a system of Christian or other religious belief or faith, no? Kristiyano, Muslim, Buddhist, etc. Regardless of social status, mayaman, mahirap, bank manager, magsasaka, karpintero, engineer, tricycle driver, lahat yan ay kinakalap. Lahat ay nilikha ng Diyos. Sabi ni St. Francis of Assisi, preach the gospel at all times and when necessary, use words. So, ibig sabihin, kahit sa pamamagitan lang ng buhay mo, ay makakahikayat ka ng non-Christians. John 13:35 said, by this, all will know that you are my disciples. Sabi, mag-ingat ka. Be careful how you live your life. You will be the only Bible some people ever read, according to William Thoms. So, bakit natin gagawin ang trabahong ito, Brother Keith? Why evangelize? Bakit kailangan tayong magpahayag ng mabuting balita? Well, unang-una, dahil ito'y inutos ng Panginoong Jesucristo. As I've said in the previous slides, hindi siya nagpanukala lang, hindi lang siya nagsuggest, hindi siya nag-please, no? But very authoritatively directing us to do so. And we need to respond out of obedience. Because the test of our love for the Lord is our obedience. Jesus is Lord. Tanungin niyo yung sarili niyo, Lord nga ba talaga? Many are called, but few are chosen. Luke 10:2, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Isang buong lupalop o mundo ang dapat nating sakupin. That's why many are called, but few are chosen. Kasi nga, marami yung hindi qualified to be vineyard workers. Many are called, and few are frozen. So brothers and sisters, hinirang ka ng Diyos. In other words, huwag kang pasaway. Because the entire people of God proclaims the gospel. Yun yung sabi ni Pope Francis, lahat kayo magpahayag ng mabuting balita. According to the Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium of the Holy Father Francis, to the bishop, to the clergy, to the consecrated persons, and to the lay faithful, nakasama yung couples for Christ, which is all about the proclamation of the gospel in today's world. Ang word ni Lord ay dapat isinasa puso at isinasanguso. Another reason, number two, ito ang magdadala sa atin sa mas malalim na ugnayan kay Kristo. Ang trabaho dito is said to be outward, pero this will enhance the inward dimension of our spiritual life. Kung kailan ka sumisipag, magtrabaho sa labas, napapansin mo, pati yung pansarili mong spiritual na buhay ay nababago. Then pangalawa, spreading the gospel, just like prayer, fellowship, service, are said to be crucial life-giving ingredients of our spiritual life. So bahagi yon. And as we take concern for others, our hearts are said to be transformed into the hearts of Jesus. Mapifeel mo ang serbisyo, ang pagmamahal ni Jesus kung tayo'y nagsiservisyo. Pangatlong reason, ito ay tugon na may pasasalamat sa ginawa ng Diyos sa ating buhay. This is what we call payback time. Maraming beses, matagal ka nang tumatanggap. It's about time na magbigay ka. Payback. Pay it forward through the work of evangelization. Number four reasons, lubhang kailangan ng mundo ang mabuting balita. War ongoing in other parts of the globe. Crime, divorce, loneliness, murder, poverty, yung mga human solution na sinasabi are said to be consistently falling short. Only Jesus is the answer. The Christian people are being attacked both from within and outside the church. You know what is going on now? There is a very big political division in our midst. Nagkakawatak-watak ang mga mamamayan. Kulang na kulang tayo sa gawain spiritual. Corruption is said to be prevalent even during these trying times.
But remember, we are Christians, and Christians are said to be the light of the world. So, in the midst of a neighborhood in darkness, brothers and sisters, the Christian home is to be a light and a beacon. Sa gitna ng kapaligiran na nasa karimlan, ang Kristiyanong tahanan ay nagsisilbing ilaw at tanglaw. We are indeed the light of the world. But only if our switch is turned on. Pero kung minsan, madalas, naka-turn off ito dahil sa ating indolence o katamaran. Kaya nagtanong si General eh, nasaan yung mga misyonaryo? They are said to be missing in action. Where are the church workers? Ano ba yan? Nanonood na Netflix? Nagti-TikTok? Wow! The number 5 reasons why we need to evangelize, kasi ang ganitong buong buhay kay Kristo ay puno ng kagalakan, puno ng hamon at tuwa. It is an evangelistic lifestyle that is said to be essential and true to self-fulfillment. There's a great personal joy in bringing Christ to other people. And we are tasked to provide continuity of the church to bring people Christ. Yun yung gawain natin sa community ng Couples for Christ. Nung pumunta dito si Pope Francis, nag-prophesy siya, sinabi niya, "The Filipinos are called to be outstanding missionaries of faith in Asia." Very true, sabi ni Lolo Kiko. So number 6, reason, mayroong nakasalalay na walang hanggang pagpili sa lahat ng tao. Man has free will. Ang tao ay malayang mamili between good and evil, between life and death. So in the spiritual realm, there is no middle ground. One is either for or against Christ. Hindi ka pwedeng fence sitters, hindi ka pwedeng nakaupo ka lang sa bakod. Tinitingnan mo yung labanan. Kung nananalo yung mabuti, sa mabuti ka. Kung nananalo yung masama, you enjoy yung kasamaan. Remember, others, by not choosing God, they lose by default. And we as God instruments can contribute to bringing salvation to men, to help them gather treasure in heaven. Palagi kong sinasabi sa mga talk ko, ang ganito, makipagtrabaho ka kay Lord, mahirap ito, mahaba yung oras, mababa yung sahod. In fact, walang sahod. Ngunit, ang retirement benefit ay wika nga ay out of this world. Kasi kadalasan, hindi natin nakikita ang kabayaran sa lahat ng kapaguran natin dito sa lupa. Tinatanong nyo, bakit trabaho? Anong trabaho dito sa community? Nagpapakahirap ako sa gawain ng Panginoon. Pero wala akong nakikitang gantimpala sa akin. Lalo pa akong nahihirapan, lalo pa kaming nagigipit. That means your reward is said to be waiting in heaven, brothers and sisters. So ano ba yung essential qualities ng isang tagapamahayag ng ebanghelyo? Ng isang ebanghelista? Tayo lahat ay ebanghelista. Hindi lang po si Hart ang ebanghelista. Ang lahat ng Kristiyano ay maaring maging ebanghelista. Dahil ang malaga ay hindi ang pagkakaroon ng maraming talento, salapi, abilidad, kundi yung tatlong katangian ng Kristiyano. Ito yung faith, love of God, and love of others. Let's take up number 1. Yung the work of evangelization depends primarily upon the action of God. Naniniwala tayo doon. And since this is God's work, ito ay gawain ng Diyos, we do not need to worry about our own gifts or abilities. Hindi ko kaya eh. Ang daming magagaling dyan, bakit ako pa? Pero remember, kapatid, ito ay gawain ng Diyos. Huwag kang mag-alala. Ang daming gumawa ng trabaho ng Diyos na in the first place, wala silang abilidad. Diba? Remember, lasenggo si Noah, inabuso si Joseph, matanda na si Abraham, si Moses mayroong problema sa pananalita, Jeprok si Samson, no? Bata si Jeremiah at Timothy, si David Babaero, na bankrupt si Job, and so on and so forth. Regardless of our situation right now, kapatid, pandemic or no pandemic, there is no higher calling or greater privilege known to man than being involved, than helping fulfill the Great Commission. Our life is a gift from God. What we do with that life is our gift to God. Then yung pangalawa, love of God.
Kung mahal natin ang Diyos, kailangan hangarin din natin na makita ang lahat ng tao na matupad sa kanila yung dahilan ng kanilang buhay. Yun ay makilala, mahalin at mapagsilbihan ng Diyos. Sa talk number 5, this we have learned, the Christian ideals, that is our reason for being. Kailangan masigasig natin makita ang kagustuhan ng Diyos na mangyari dito sa mundo. And as we love God practically in prayer, reading His Word and in service, we will grow in the fruit of the Spirit. And the fruit of the Spirit amply demonstrate in the life of a Christian serves as an almost irresistible attraction to other. Kasi nakita kanilang nagbago. Bakit ganun na siya ngayon? Ang bait-bait niya. And I want to be like him. Mga ganun. Itong kapitbahay namin nito, dati ang almusal nila, murahan, sigawan, batuan ng plato. Bakit ngayon? Napaka-loving-loving nila. This is said to be a manifestation of the fruit of the Spirit. Kailangan ma-demonstrate natin yon. Whatever possession, profession, and position you have, use it for God's glory and honor. Then yung pangatlo, love of others. Kailangan mahalin natin ang ating kapwa, kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Hangarin natin na maranasan ng lahat ng tao ang katulad na binagong ugnayan kay Jesus na ating naranasan. Diba sa CLP Talk number 6, the old version, God loves humankind so much that Jesus died for the sin of mankind. Jesus wants all men to be saved. If we love God, we will want what He wants. And as a conclusion, brothers and sisters, ang Diyos mismo ang nag-commission sa atin upang abutin ang iba at ilapit sila sa Panginoon. What a privilege that being commissioned by the great commander-in-chief, the Lord of the universe, the King of Kings. Sabi nga ni Manang Bola, huwag tutulog-tulog. Tayo na nasa Couples for Christ ay nakalasap na ng kabutihan ng Panginoon, ay dapat hangarin na maranasan din ito ng iba. Huwag nating suluhin. Ibahagi, ikalat ang mabuting balita. Mga kapatid, tayo ay lalago sa pananampalataya, sa pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa kapwa na siyang pinakadiwa ng ating pagiging Kristiyano. Habang sinusunod natin ang Panginoon, ay nagiging mabunga tayo para sa kanyang kaharian. Bakit kayo nagpapakahirap sa ating community? Ask me why. Why? Because we find joy. Sabi ko nga, walang saysayang buhay kung hindi ito ibinabahagi sa paglilingkod sa Panginoon. At sa mga pumili na sila ay maglingkod, nagkakaroon ng ibang sigla ang kanilang buhay na kailanman ay hindi maintindihan ng mga hindi pumalaot, ng mga hindi nagtrabaho. So brothers and sisters, be part of His dream team and become stalwarts for Christ. And I would like to end by sharing you this popular story. It's called the Starfish Story. So sabi nga, one day, merong isang mama na naglalakad along the beach when he noticed a boy picking something and gently throwing it into the ocean. Malayo siya, nakikita niya yung bata, may mga binabato siya sa dagat. Nung nakalapit na siya sa bata, sabi niya, ano ba yung ginagawa mo, bata? The boy replied, tinatapon ko po yung mga starfish pabalik ng ocean. Kasi mataas na yung surf, sabi niya, at yung tide is paalis na yung alon. Kung hindi ko sila itatapon pabalik, mamamatay po sila. So sabi nung matanda, anak, hindi mo ba na-realize na milya-milya itong beach na punong-puno ng thousands of starfish? Walang mangyayari sa ginagawa mo. After listening politely, the boy bent down, dumampot siya ng isang starfish at ibinalik niya doon sa dagat. At nakangiting sinabi niya sa matanda, I made a difference on that one starfish. Brothers and sisters, sa buhay natin sa community, tayo rin ay nahaharap sa mahigpit na gawain ng pagsagip ng buhay ng tao. Yan po yung calling natin. And the odds are said to be insurmountable, especially in these trying times of pandemic. Ang dami-daming thousands of starfish. But like the little boy who teach us a lesson, we can do it
one step towards changing the world, to proclaim the gospel and save lives. That is my calling. That is your calling. That is our calling. So the challenge for all of us, brothers, are you sure of your calling? Will you fight for Jesus the King? Are you prepared in this battle to lay down your lives for your friends? Brothers, are you sure? Meron po akong end credits. So, purihin po natin ang Diyos. Maraming salamat po sa inyo. And go, therefore, and make disciples of all nations. Thank you.